Nagbabala Land Transportation Office o LTO laban sa mga umano'y online fixer na package nilang alok sa pag-aayos ng lisensya. Saksi si Maris Umali. Ito ang usapan kamakailan sa social media ni Gertrand Guevara at ng umano'y online fixer na nag-alok na ayusin ang kanyang lisensya matapos niya mag-post tungkol sa proseso ng pagkuha ng student permit. Package deal daw ang alok ng online fixer. Lahat mapoproseso raw sa loob ng isang araw sa halagang 4,300 pesos. Para mas kapani-paniwala, sabi ng fixer, sa LTO na mismo magbabayad at may tao silang lalapitan para mag-assess sa kanya. Meron pong 400, may 500 para lang dun ma'am sa exam. Ah. Tapos kung gusto namang makakuha nung diretso ng diretsong lisensya, halimbawa student permit, ang range niyan ma'am mga nasa 1,500 to 4,500. Mm-hmm. Pagka po yung student to non-professional, umaabot po ng 7,500. At ang madalas mabiktima? Karamihan naman sa atin, hindi naman talaga sanay sa online. Maghahanap sila ng makakatulong sa kanila, papasok naman yung teacher. Meron talagang kamote na kahit kaya naman nila yung trabaho, basta alam nila kasi pwedeng bayaran. O bayaran na lang nila. Yung iba naman, sobrang busy. Yung iba ma'am, kahit yung iba, biktima ng bulok na sistema. O, wala ma'am eh, wala rin akong magawa kasi siguro natatakot din ako na mabueltahan ako. Sa post na mga ito ng Visor sa kanilang Facebook page, inilantad na nagtatanong kung sino magpapagawa ng Certificate for Renewal of Driver's License at may ipinakita pang certificate na pasado sa exam. Mismong empleyado ng LTO na isang frontliner evaluator na si Lynn Ibay, ikinwentong pati siya na biktima pa ng mga online fixer. Pero hindi siyang inaalok na ayusin ang lisensya, kundi pangalan daw niya ang ginamit ng fixer para makapambiktima ng iba. Kasi, syempre nainis po. Kaya nga po tinawagan ko mismo yung nagbanggit ng pangalan ko. Para rin po maklaro dun sa aplikante na in any way, wala po akong connection dun sa taong nagsabi ng pangalan ko. Sa harap niya mismo, na narinig niya na hindi po kami magkakilala. Paalala ng LTO, kailangan po ang inyong presensya sa pagkuha o pag-renew ng lisensya. Nagkailangan kayong personal na kuhanan ng biometrics, fingerprint, at kailangan din ng facial recognition sa pagkuha ng exam. Pag pinangakuan kayo na hindi nyo kailangan humarap sa LTO, sigurado raw na peke ang lisensyang makukuha ninyo. Nanghihinayang lang ako doon sa mga taong nagpapatronize noon. Kasi fake yon at a fake license cannot protect them. Kumbaga, kung meron kang lisensyang fake, walang silbi yun sa'yo. Hindi naman i-honor yun eh. At pag ikaw eh, nasa itan na possessing that license, eh mas malaki pa ang iyong haharaping kaso, ika nga. At maaari pang masuspend yung privilege mo. Dagdag na paalala ng LTO, bukod sa medical exam na labas na ng kanilang ahensya, tanging ang exam na 100 pesos at mismong lisensya lang na 585 pesos ang kailangan bayaran ng nag-a-apply. Sa mga hindi marunong mag-online, maaaring humingi ng tulong mismo sa LTO. Nanawagan din sila sa mga may impormasyon tungkol sa online fixer na ipagbigay alam agad sa kanila. At babala naman ng LTO sa mga online fixer. Meron kaming team na ina-engage namin yung mga ganyan. Kunyari, papatronizein sila and eventually, huhulihin sila at kakasuhan. Hindi lang yung nag-offer, pati yung nag-participate. Kung sa multa, yung privilegyo nila masuspinde at hindi sila mabigyan ng lisensya for months or even years. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi.